Chat with Tita Gracie. Let's Chat with Tita Gracie. Hosted by breakthrough millennial boomer Gracie Venezuela. Only here on V81 Radio, Manila. Hello everyone, it's 6 o'clock once again. And tonight, we are gonna celebrate the music that truly defines us, the Pinoys all over the world. OPM. The hot topic of the month was that heritage concert where the music of Hot Dog was revived. And tonight, we've got the two proponents of that event. None other than Boyet Sison and our dear friend Bing Austria. And then, of course, we're going to be joined by one of Manila's favorite jazzmen. So, ladies and gentlemen, I'd like to welcome our guests. Ayoko nang patagalin, Boyet, Bing, and Pete, please enter the studio now. Hello. 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 Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo. Oh. Boyet, partner, maraming salamat at nakasama mo na naman ako dito, na pinaunlakan mo na naman ang aking invitation. Anytime. And the first time, tonight lang ang una-una niyang beses, Mr. Bing Austria, welcome! Yay! Yay! Naku, alam ko na medyo matagal-tagal na tayong hindi nagsasama-sama sa mga gig. Pero I hope that with this pandemic, no, at yung mga nangyayari ngayon, nagla-livestream kayo online, ikwento niyo naman sa akin kung ano yung mga updates niyo. Boyet, maumpisa ko sa inyo. O, mauna. Talaga, ano to? Yes. HB Beauty? Ay, hindi. Una-guna. Gracie, again, thank you very much for inviting us to your show. Alam mo naman, ang programa mo ay talagang napakasaya. Lagi-lagi na. Walang no dull moment on your show every time naimbita mo kami. Lalo-lalo na ako excited na excited dahil makasama ko ang mga tito ko. Ang Tito Pete. At ang Tito Bing. Madaya, madaya. Excited ako. But let me just start off. Ano? You introduced Bing and me as the proponents. Actually, there's a bit of ano there. Ang talagang proponent yan, ang mastermind yan, ay walang iba kundi si Director Juno Oebanda. Si Direct Juno ang mastermind yan. Dahil meron siyang napanood na, meron siyang narinig na mixtape ng anak ni Rene Garcia. At sabi niya, "Uy, parang ang sarap gawan ng proyekto nito." So, yun ang naging susi. Yun ang naging susi para mabuo yung hinahanap-hanap kita Manila, the Manila Heritage Concert. Tapos, itong ideya na to ay ibinigay or pinakilala sa mga taong namamahala ng National Parks Development Committee. At sa kabutihang palad, ay sila naman ay tuwan-tuwa. They were very happy with the concept of the project and eventually started the ball rolling, so to speak, which involved, of course, the City of Manila, the other agencies like the Department of Tourism, and other agencies that were very, very excited about the project. It just grew and grew to the point that there were other agencies that were, if I may use the term loosely, were begging to be part of it. And Bing and I are indeed very, very honored and fortunate to have been part of this because I think sa aking palagay ay wala pang nagagawang ganito na proyekto na para ipakita ang kagandahan ng mga lugar sa ating bansa, lalo-lalo na kasama ang mga awiting sariling atin na ikinabit sa isang proyektong ganun. Kaya napakaganda at kami ay talagang napakapalad na mapabilang sa mga taong naimbita para masali sa project nito. Bing, ano mo? Ikaw, anong take mo dito? Yun nga, talagang tama ka, Boyet, kasi
pinalad tayo na makasama dito sa historical kasi yung event na yan eh. So, dahil aside from this pandemic, kasi nga tulad ng sinabi ko sa introduction, 200 years ago, parang may similar na nangyari dun sa Manila, lalo na dun sa saan yung venue na kung saan ako nag-perform, sa Paco Park. Diba? Merong, Park, diba? Yeah, ikaw yung unang, parang yung opening number kasi, ikaw yung nag-perform. Kaya, sa, yeah. I mean, what a way to open that show in Paco Park and you had to sing that beautiful, beautiful, memorable piece by Hot Dog Band. Could you tell us a little bit more about that song and the band that backed you up? Syempre yung song na yun, lahat naman ng tao kilala yan. Imposibleng hindi alam yung pangalan ng yung kanta na yan dahil minsan nga yung pangalan nga mismo parang ginagaya, pinapangalan mismo sa mga anak nila, di ba? Ano? Ani Batong Bahay. Yeah, and that's di ba? And that's ano, parang yun talaga yung representation ng isang well, ang ganda ng lyrics kasi noon eh. Representation talaga ng isang common na Pilipino na gusto mag-party, 'di ba? Na ganun inaabot na yung lahat ng ipon, nag-iipon para mag-party. And yun talaga yung nangyayari ng 70s, 'di ba? Well, kwento lang sa akin ni Tito Boyet at ni Tito Pichel. So, ayun, ano ko kwento ni Tito Pit. Pero 'di ba yung story? Well, nag-start akong makapasok sa disco naman noon na late 70s naman. Umabot naman ako ng ganito. Pero sa totoo lang, ang ginamit kasing mga images, yung imagery dun sa kantang Ani Batong Bakal, no? Unang-una nakaka-connect siya sa karapag Pilipino. Sa umaga dispatchadora, yes, sa gabi exactly. Sa bonggang-bongga. Exactly. No, hindi kami dispatchadora noon. Sa gabi bongga kami. Yeah. Oh, yeah, mismo, di ba? Kami ni Boyet at ni Pete sa mga kilalang mga lugar katulad ng ayan yung sinasabi nowhere else at yes, nowhere else. Ano na? Si Tito Pete star na siya ng mga entablado na ng mga ay, naku. No, so ayan talaga nakita ni Pete how it was, how that energy. There was a unique energy of OPM, of writers and performers to sing songs na talagang sariling atin. Di ba, Pete, during the 70s? Nagkaroon ng energy na buhayan ang mga talents natin, ang mga artists. You were there. What was it like, Pete? Talagang super that time kasi ako nagsisession na noon sa kanila. Talagang super. I mean, compared sa nangyayari ngayon. Yun lang masasabi ko. I mean, ang layo, di ba? Paano mo may yung mga bagay nung Friday na nagtetest tayo, sinabi mo, you were in Balahibo Band. Di ba? Wow! Hindi lang naman yun, ano? Madaming mga banda. Boyet, di ba? Circus, New Minstrels. Tapos, ano ba yung mga banda nung araw na yun? Patayo. Oh, mas ano na yan eh. Birth of the Cool. Dinosaurs. Time Machine. Sino ba si Howlers. Howlers. Yung ganun, mga family birth control. Family birth, ano na yan eh. Mas kasama yung mga Balahibo, Birth of the Queen. Yan yung mga, wow! Yan yung mga kuya. Yan yung mga kuya. Yung mga matatandang band, gaya ng Bits and Pieces, Dinosaurs, Yan. Downbeats. Downbeats, yeah. Downbeats, yeah. Alam mo yung Bits and Pieces, yung flutist nila, natatanda mo ba si Ray Nadal? Ray Nadal? Oo naman. The guy who used to play the flute, pinsan ng he was the cousin of my father, si Ray Nadal. Nung dumating yung si Ray Nadal sa Pilipinas, kasi matagal yan nag-Berlin eh, no? He was playing in Germany. Germany.
asawa niyan, Aleman. His wife was blonde, German woman. And si Reyna Dahl used to come to the house kasi in na in ngayon yung flute playing niya. Kuha niya yung mga usong-usong na mga riff ng mga flutes nung araw. Kasi then back then, talagang maganda yung mga brass section ng mga banda, di ba? Talagang pag banda ka sa, pumwesto ka sa club sa Ross Boulevard, kailangan mataas ang level mo ng, you know? Kasi hindi ka makakapwesto sa Rojas, o hindi ka magaling. Hindi ka pwede pumesto sa ba. Lalo na sa pag-aari ng mga tahonera. Pag hindi ka pumasa sa mga tahonera, hindi ka makakapwede sa mga ano mga lugar nila dahil the tahoneras had the best places during the late 60s until maybe the late 80s, maybe the mid 80s. Because the tahoneras were practically the kingpins of the places in Ross Boulevard. Diba? They owned the places. Romulus, Flames, Rhinos. Rhinos! Wow! Rhinos! Flame doon ako una nagka-date. Oh my golly! Talagang booking na to, mga pare ko. Anyway, I'm learning! Ito pa ang ganda naman. Ang OPM, ang Original Filipino Music, nagkaroon talaga ng, sabi ko nga eh, there was a unique energy. The artists were coming out, you know, performing not just covers, but they were coming out with breakthrough albums, like yung Hot Dog, VST, no? Talagang breakthrough mga compositions, and they became iconic. Even Rico Puno. Kinuha na niya yung Barbra Streisand hit. Pero pag ang Rico, at ng namamasyal ka pa sa luneta ng walang pera, baby, up to this day, nobody, you know, take that away from Rico. He really got the spirit, that OPM puso. Yung puso niya talaga sa OPM matindi. It really tama ka doon, baby. Tama ka doon, baby. Amen. You know, I think one of the gentlemen, I don't know if you'll agree with me on this. When Marshall Lewis declared in 1972, the Broadcast Media Council was given a directive by the Office of the President. And at that time, the Broadcast Media Council was headed by Guillermo de Vega, had a mandatory rule that all radio stations should be playing for original Filipino songs for every hour during that time. So, before that, there was no such thing. So, before 1972, there was a majority of the songs that you heard on radio were just in English, by English-speaking artists, whether it be American, British, or whatever. Basta English ang kinakanta, tutugtugin na radyo yan. Pero pag Pilipino ang letra o Pilipino ang kanta, madalang mong maririnig sa radyo. So after that particular executive order by the president, the boom or the proliferation, the flourishing, ika nga, of original Filipino music really began. And it inspired a lot of composers, a lot of singers. It really lit the match, ikaga, have that explosion, and with that came Canseco, Kayabyab, Willie Cruz, Louis Ocampo, the Metro Pop Music Festival. Which is really nagkaroon na ng festival, and with that, because it acknowledged the volume of work that was already coming out of our different artists, like si Pete, you were with the band of Freddy Aguilar and Anak. It was at that time, yeah. Di ba na nilikha yung Anak, right? Oh,
on the latter part na ako, na-record na lang yan, and then we did another version sa mga live, you know, live shows. At least yung mga 3 bagong albums niya, kasama niya ako doon. Pero yung mga old albums, hindi niya ako kasama doon, you know. Okay. But how was it like, no, those early days with Freddie? Eh, talagang nakakagulat din kasi ang daming mga fans ni Freddie. Ang pinaka nangyari lang doon when I joined this group, eh talagang straight folk isa eh. Parang naging jazzy for almost a decade ganyan. He's enjoying jazz and all that, you know. I mean, the way we're jazzing up his songs, ganon. Yeah. So pinababayaan niya lang ako because, you know, ganon lang nature ko. So naiba ng konti, which is also nagustuhan din ng crowd niya, the usual crowd. Yeah. Kasi also at the time, aside from the fact na dumadami ang mga lumilika ng OPM, no? This iconic artist came about, no? Like so Freddy Aguilar, Hot Dog Band, and each artist created a body of work, katulad nga itong Hot Dog Band, na their body of work became such iconic songs na nakarelate, no? Generations of Pinoys. Yun nga, yung Ani Batong Bakal, definitely, nakaka-relate kami noon nung hanggang ngayon, ang mga Pinoy. Pag nadinig pa lang yung first few notes noon, kaya nung first few notes yung performance ni Bing, sabi ko, wow, talagang namangha ako, Bing, as in, at ang galing pa nung arreglo na ginawa for you. Yun, John. Yes, mismo si Francis De Vera. Siya yung musical director, siya yung nag-arrange lahat ng songs sa Manila Heritage Concert, yeah. And so iniba yung binagalan ng konti pero hindi naman na to the extent na masisira yung kanta. So binagalan namin ng konti na medyo parang sly na parang low down na boss cogs yung tempo yeah. Niya. Parang ganun yung para chill lang, hindi masyado wild na mabilis. Hindi intense. Para hindi ako hingalin pag umikot yeah. Ako sa paikot sa may fountain ng Paco Park. No, Paco Park. Saka babalikan natin yun, Bing, no? Experience yeah. Nyo ni Boyet with that concert. Yeah. Pero alam mo, meron akong sorpresa sa inyo at sa mga ating mga televiewers, mga tagapakinig out there. Somebody messaged me from New York, you're just starting your day. Hello, and I know that there's a snowstorm. I hope you guys are okay. Pero para sa mga Pinoy to, hindi lang dito, pero sa buong mundo, natagpuan ko itong kanta to, pinintroduce sa akin ng ating kaibigang Pete Canzon a few years back. But I want to share it. I want to end our first few minutes, our opening segment this afternoon with this beautiful composition, a true gem composed by our friend Pete Canzon. Ladies and gentlemen, first time on Let's Chat with Tita Gracie, let's listen to Pete Canzon's original composition, Pinoy sa Buong Mundo. Ralph, let's roll that video now. Sa iba't ibang lugar ng aking musika, sa Asia, Amerika at Europa. Ang saya dahil sa kahit saan may kababayan. Sa ibang bansa,
sa Pluto, may Pilipino. Ang Pinoy, not only in the Philippines. Ang saya dahil sa kahit saan may kababayan. Salamat, salamat. I love that song. At alam mo, hindi talaga magdidilim ang mundo dahil may Pilipino. Yeah. I love this lyrics. Ang ganda ng letra. What do you think about that song? Diba, may mga tawag yung mga musikero dyan eh. Ang lapot. Yeah. In advertising language, it's sticky. It's yeah. Malagkit, malagkit, di ba? Malagkit. Malagkit, it sticks. Kaya nag-inisip ako yung ngayong show. Sabi ko, kailangan maipakilala ko tong kantang to because ngayon, talagang now more than ever, tayo mga Pilipino, lalo na yung mga nasa abroad, madami nakikinig dyan, mga OFW, kababayan natin, no? Alam naman natin, ang B81 Radio broadcast on 5 platforms. We are broadcasting live on Facebook, on YouTube, on our downloadable V81 Global app, in our website, and of course, in the US, we are available on all Amazon devices. Just say, Alexa, play V81 Radio. So, yun na ang original composition ng ating minamahal na Pete Canzon. Salamat, ladies and gentlemen, you know, maraming salamat, Pete, at na pahiram mo sa amin yung iyong video na yon. I have been itching that. And I know that as Filipinos, hindi sila makauwi ngayon dahil bawal pa magbiyahe. Madaming balikbayan na usually umuwi yan, dagsaan sa umuwi ang mga balikbayan pag Pasko, pero this Christmas is different. That's why I thought that it's great to share that song. And that song really is so appropriate because the Filipinos, talaga nagiging ilaw tayo ng mundo, no? Lahat ng mga ospital, yung mga nurses natin nandun, yung mga doktor natin, yes, laban sa COVID, sila talaga ang nandun sa front line, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. And your song, so well, kahit sa Mars, sa Pilipino, ang dami kahit sa lyrics. Alam mo, alam mo, nung kaya ko nagawa yung kantang yan because na-overwhelm ako nung kabaitan ng mga tao. Every time, almost every year, bumabiyahe kami nila Freddy Aguilar. Mga Pilipino, kung walang mga Pilipino rin, parang strange lahat yung paligid eh. Ang daming Pilipino masalubong mo sakali. Parang nung early times ko sa Japan, ayun na, Singapore, so, pag anong tawag dito, ang dami rin Pilipino, meron na ako nakikilalang Pilipino and they
they're very hospitable pag nakita ka nila, you see. So, anong tawag dito? Yun din yung damdamin na naramdaman ko na everybody, you know, I mean, we also feel that way, you know, pag andun sila. The same thing with the people there, you know, parang, you know, pag nakakita ka, parang nasa Pilipinas ka, alam mo, parang gano'n, yes, the feeling. So, mamaya, in our third segment, no, meron, isi-share ulit ni Pete ang kanyang artistry sa atin. Alam ko, meron kami ng Dana na live naman ngayon. Live! Ang Tito Pete will play live later. Go away! Ladies and gentlemen, my friends out there who are listening, tagapagpakinig ko following till that's chat with Tita Gracie in the Philippines at kung saan man kayo sa mundo, ito ang aking handog sa inyo ngayong Pasko, itong munting get-together na to online. Let's chat with Tita Gracie. Let's chat with Tita Gracie. Hosted by breakthrough millennial boomer Gracie Venezuela. Only here on V81 Radio, Manila.